Solo ka. Solo-solo ka. Anong din? Paglabas ko ng bahay kanina, umulan. Pasok ulit ako. Pasok ako. Kinakain ko muna. Nandiyan na nadating pa lang. Mga bandang kani-kanina. Kasama ko sana si Mama Amy. Pinamad na yun at hindi na naman natulog agad-agad. Siyempre nagparahintay ka lang siya. Sabi ko sige ako na lang. Hindi ka nagpapaspas na ano? Andun? Nilagay ko doon, nagbili ako dyan. Kalimutan ko magdala, nagbili na lang ako. Diyan na magbili ka. 10 piso lang isa, 2 binili ko, tig-isa kami ni Mama Amy. Bibigyan ko si Mama Amy. Saka tig-isa na lang kami nito. Hindi ako prepared. Mayaan mo lang sa cellphone at magparabidyo dyan sa Apple. Tuwan-tuwa si Mama at lahat ng activity dito binidyo ko. Para din daw siyang nandito. Hindi ba ka nakakalabas? Nasa Laguna eh. Hindi pwede na yung papayagan ng mga kapatid. Opo, may booster na kami. Gusto pa ngang magpa-booster ng isa pa. Yung pang-apat na. Para daw makauwi siya dito. Sabi ko, pwede ka nang mag-uwi. Ayaw lang nila. Kasi nga, alam mo na. Ayaw nga na. Alam mo naman. Di pa ba yung apoy? Pagbabasbas ng apoy. Yung pagbakas lang ang hindi ko na anuhan, na bitchon. Hindi ako nakasama sa pagbakas. Sakit na yung pako eh. Naghinto na ako dun sa may bahay. Erintuan din sila lahat. Eh, hindi ko na kaya eh. Hindi nga ako nakakaluhod. Hindi na ako nakakaluhod. May arthritis ako, 2 arthritis ko. May rheumatoid ako sa osteo. Wala na, hindi na pwede magluhod. Hindi na ako tatayo pag nagluhod ako. Upo nga, nahirapan ako tumayo. Hmm.
Sabi ko nga sana si yung inaanak ko, yung anak kapatid ni Michelle. Sabi ko sana pinag ano nila sa Kristan si Emil. Nung bata pa gusto yun. Ngayon ay ayaw na. Malaki na daw siya. Amal yan. Anong kinalaman ng malaki? Pwede pa naman. Inihilot lang yan. Oh. Tinamatawid na nga ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Mga kapatid, sa kabanal-banalang gabing ito na pinangyayarihan ng pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayanan niya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap sa magdabagang pagdiriwang sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay. Maasahan natin tayo'y makakapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Pagtawid ng Panginoon mula sa kamatayan patungong pagkabuhay ay nilalarawan ng apoy na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng gabi. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak, kami yung diudulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bawang ningas na ito ay iyong gawing banal. At ipagkaloob mong kami mapagningasin itong aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Si Kristo ang nagmamahal noon sa bayang hirang, ngayon pa rin siyang tatlubay. Si Jesus ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmamahal simula pa noong araw, wakas natin siya tangtuno. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, alpay sa isa't niyang tunay, siya'y ating pinanggalingan. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang siya nagtungan. Umegay kanyang larawan, siya ang ating patutunguhan. Si Jesucristo na buhay, siya ay ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang lahat ng panahon at araw. Bawat yugto ng pag-iral, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
kay Kristo ay nabibila. Mga tao daan-daan, hari siya ng kasaysayan, si Kristo'y nabuhay, siyang ating kaliwanagan. Sobrang init ng kamay ko. Kay Kristo ang karangalan. Natitiko ang kandila. Lahat ng kapangyarihan, Panginoong dinarangal, si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang kapurihan ng buong sangkatauhan, ngayon at magpakailanman. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang kapurihan, buong sangkatauhan, ngayon at magpakailanman. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa sugat na lubhang banal na Jesus, tagiliran lubhang dugot, tubig ay lumitaw, si Jesus Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. May sugat sa paangkanan si Jesus na nabayubay sa krus na kinamatayan. Si Jesus Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang kaliwang paalamay ni Jesus ay nasugatan din. Pako'y nagtagos na tunay si Jesus Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. At sa kanan niyang kamay, si Jesus di pinakuan, kaya may sugat na taglay, si Jesus Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay pinakuan ng buhay niya iialay. Si Jesus Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Dapat binukoy yung ano. Mapawi ng tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso nating isipan. Si Jesus Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
Tayo nang magbigay danal kay Jesus na ating ilaw sa iwanapit isipan. Sa Jesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating pinagpapalain.